Nabalot naman ang pagkalito ang balik-eskwela sa EMBO Schools. Hindi kasi alam ng mga guardian at magulang kung pang Makati o pang Taguig ang ipasusuot na uniform sa mga anak. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Patrick Lucky. Kakaiba ang back to school ng mga estudyante sa EMBO School. Kung dati kasi sa Makati ang pinapasukan nila, ngayon sa Taguig na. Bakas ang excitement ng mga estudyante ng West Rembo Elementary School. Para sa kanila, wala namang pagbabago. Pero tila ang mga guardian at pagulang ang namomroblema, gaya ni Lola Maria, na aminadong nalilito pa rin kung ano ba ang uniform na dapat ipasuot sa mga apo. Pareho kasing nagbigay ng libreng school supplies at uniform ang Makati LGU at Taguig LGU. Hindi namin alam yung talagang uniform nila kung ano. Kaya magsisibilyan lang siya muna bukas. Sana maklaro na kung ano talaga para kami rin. Alam namin mga pag nagpe-prepare na ng pagpapasok na sila. Dahil wala naman daw pinagbabawal ang ginawa ni Lola, pang Makati ang pinasuot na uniform sa apo, habang pang Taguig ang ipinagamit na bag. Sa dalawang eskwelahan na pinuntahan natin dito sa EMBO Barangays, karamihan ng mga estudyante ay nakasuot ng Makati uniform. Hindi naman daw sila mapili pagdating sa uniform. Masanay lang daw sila sa mga binibigay ng Makati. Kaya may pakiusap ang mga magulang. Ang anuhin nila dyan, yung pag-aaral ng mga bata. Iyon ang gusto namin mangyari. Sa kabila ng pagkaipit sa isyu ng teritoryo, sinabi ni Deputy Assistant Secretary Francis Bringas na naging maayos naman ang transition ng mga EMBO schools mula Makati papunta sa Taguig. Based on my observations and visits in the schools this morning, maganda naman ang opening of classes natin. Very smooth and very orderly. No untoward incidents were observed. And the children, the learners, and the teachers showed no signs that they are confused about what is going on in this school. So we are confident that the transition team will come up with a good transition plan for all the schools. Kapansin-pansin din na malinis ang mga dingding ng silid-aralan, kasunod ng DepEd order na dapat alisin ang mga poster at dekorasyon. Ang natira na lang, kung mayroon man, ay mga alphabet at mapa ng Pilipinas. Samantala, trending ngayon sa social media ang hashtag Piso Gcash Challenge, kung saan nagsosolicit ang mga guro sa ilang probinsya para sa gamit pang eskwela ng mga bata. Pero ayon sa DepEd, bawal yan. That issue has reached our attention and we have notified actually the regional director in that particular area where this is gaining grounds, and they have already been instructed to put a stop to this kind of solicitation, because as per guidelines that we have, teachers are prohibited from soliciting directly to donors and sponsors, and they must have the ADAPA school program na idadaan ang mga solicitations or donations na ganyan, so that they are properly accounted and they are properly based on needs, actual needs of the schools. Mobile Journal Patrick Lucky po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.